Magandang buhay! Kumusta mga bata? Ngayon ay ating mapapakinggan ang kwentong pinamagatang Ang Pambihirang Sombrero, kwento at guhit ni Jose Miguel Tejido. Mahilig mangolekta ng kakaibang mga gamit si Mia. Isang araw, naghalungkad si Mia sa lumang baol ng kanyang lola. Laking tuwa niya nang makatagpo siya ng sombrero. Kakaiba ang itsura nito. Umarap si Mia sa salamin para sukatin ang sombrero. Sinubukan niyang isuot ito sa iba't ibang paraan. Ngunit naisip niya bakit parang may kulang. Lumabas ng kanilang bahay si Mia at nagtungo sa tindahan sa tapat. Magandang umaga, Manang Sol, bati ni Mia. Maganda po ba ang aking sombrero? Oo, Mia, pero mas maganda kung lalagyan pa natin ng alkansya, sagot ng tindera. Nagulat si Mia sa handog sa kanya. Salamat po, Manang Sol, sabi ni Mia. Sunod na pinuntahan ni Mia ang panaderya. Mangrico, tawag ni Mia. Maganda po ba ang aking sombrero? Oo, Mia. Pero mas maganda kung palalamutian pa natin ng kandelabra, sagot ng panadero. Salamat po, Mangrico, sabi ni Mia. Nagdaan si Mia sa klinika. Doktora Dulce, maganda po ba ang aking sombrero? Tanong ni Mia. Oo, Mia. Pero mas maganda kung papatungan natin ng mga prutas, sagot ng doktora. Salamat po, Doktora Dulce, sabi ni Mia. Naglakad pa si Mia at nakarating sa estasyon ng bombero. Mga Dor, maganda na po ba ang aking sombrero? Tanong ni Mia. Oo, Mia. Pero mas maganda kung dadagdagan natin ng aquarium, sagot ng bombero. Salamat po, mga Dor, sabi ni Mia. Pagtawid niya sa kalsada, nakasalubong ni Mia ang pulis. Mia, kukaibang sombrero yan, ha? Bati ni Mang Kalor. Pero mas maganda kung sasabitan pa natin ng hawlo. Salamat po, Mang Kalor, sabi ni Mia. Umabot si Mia sa hardin ng plaza. Mang Lito, maganda na po ba ang aking sombrero? Tanong ni Mia. Oo, pero mas maganda kung kakabitan pa natin ng mga bulaklak, sagot ng hardinero. Salamat po, Mang Lito, sabi ni Mia. Pagdating sa palaruan, napakarami ng palamuti sa sombrero ni Mia. Mia, itong saranggola na lang yata ang kulang diyan, sabi ng kanyang kalaro. Sandali lang, Toto, sigaw ni Mia. Ngunit naitali na ni Toto ang saranggola. Biglang umihip ang napakalakas na hangin. Kumapit si Mia sa kanyang sombrero at natangay siya pay taas. Nakarating si Mia sa mga ulap. Biglang lumubo ang kanyang sombrero at naging isang napakalaking parasyot. Nang tumapat ito sa araw, nakita ng lahat ang angking ganda ng sombrero. Salamat sa inyong pakikinig. Laging tandaan ang bida solusyon sa COVID-19 ng DOH. B. Bawal ang walang mask. I. Isanitize ang mga kamay, iwas hawak sa mga bagay. D. Lumistansya ng 1 metro. A. Alamin ang totoong impormasyon. Hanggang sa muli, paalam!